Grupo ng pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas ng paglilingkod sa riding public mula noong 1968 na kilala dito sa ating bansa ay ang Yanson Group of Bus Companies. Ang kumpanyang ito ay mayroong iba't ibang kumpanya at ito ay ang mga sumusunod. Number 1, Vallacar Transit Incorporated. Nagsimula noong 1968. Ang Vallacar Transit Incorporated ay unang subsidiary ng Yanson Group of Bus Companies. Nagsimula ito sa series liner na pinangalanan sa nakababatang kapatid na babae ng founder. Noong 1980, sakop na ng series liner ang buong lalawigan ng Negros. Ang kumpanya ay tinatag noong 1968 ni Ricardo B. Yanson at ng kanyang asawang si Olivia Villaflores Yanson. Simula sa pagbili ng isang unit ng jeep, ang pagsisikap na ito sa huli ay naging negosyo ng jeepney assembly. Noong unang bahagi ng 1970s, ang merkado ay binaha ng Ford Feras. Nagpa siya mag-asawa na mag-iba-iba sa isang maliit na linya ng bus na dumaraan sa ruta ng Bacolod City, Valladolid La Carlota, kaya Vallacar at bininyagan ito bilang series liner. Ang series liner ay lumago at dumawak sa paglipas ng mga taon. Ang kanilang serbisyo ay umabot mula Negros hanggang sa mga lalawigan ng Bisaya ng Iloilo, Capiz, Aklan, Cebu, Bohol at Leyte. Gayon din ang Zamboanga del Norte at Zamboanga City sa Mindanao. Noong 2007, pinangunahan ng Iloilo Base ang series liner ang paglalakbay sa pagitan ng Iloilo City at Metro Maynila sa pamamagitan ng Western Nautical Highway, patunay na kumikita. Pinalawak ng Yanson Group ang mga operasyon nito sa Metro Maynila at kalaunan ay tinatag ang series transport noong 2009. Noong 2016, bumili ang series liner ng humigit-kumulang 70 prangkisa ng bus mula sa Darap Riders Express. Pagkatapos ay bumuo ito ng bagong tatak bilang Sugbo Transit na pinangalanan sa lumang pangalan ng Cebu Sugbo. Sa kasalukuyan, ang nasabing branding ay nasa ilalim ng pamamahala ng series liner Cebu Base. Number 2, Series Line Travel and Tour. Ang series bus ay isang kumpanya ng bus sa Pilipinas sa ilalim ng Yanson Group of Bus Companies. Meron itong 15 base na operasyon sa Visayas at Mindanao na may ilan sa Luzon. Number 3, Mindanao Star Bus Transport Incorporated. Nagsimula ang Mindanao Star Bus noong January 2015 nang binili ng Bachelor Express ang Wina Express at ang kapatid na kumpanyang People's Transport Corporation. Pagkatapos ay bumuo ito ng bagong subsidiary bilang MSBTI Incorporated na ginawa silang bukod sa pamamahala ng Bachelor Express. Nagbukas ito ng pagkakataon para sa Yanson Group na magsilbi sa ruta ng Davao City, Cotabato City na hindi nila maarok ng ilang dekada. Noong October 2015, binili ng Mindanao Star Bus ang Holiday Bus, ang linya ng bus ng Davao Holiday Transport Services Incorporated. Pinalawak nila ang kalang operasyon para sa Davao City, General Santos City at Coronadal City na ruta. Ang Yanson Group of Bus Companies na nagpapatakbo sa buong Pilipinas, kabilang ang mga lungsod ng Bacolod, Iloilo, Dumaguete, Cebu, Cagayan de Oro, Butuan, Davao, Pagadian, Dipolog, Bohol at Batangas. Mga tatak ng bus sa ilalim ng kumpanyang ito, Island City Express at Mindanao Star. Number 4, Bachelor Express Incorporated. Noong 1981, ang mga Yanson ay nakipagsapalaran sa Mindanao. Binili nila ang Fortune Express at Bachelor Express, parehong kumpanya ng bus na nakabase sa Cagayan de Oro noong 1985, at bumuo ng Rural Transit ng Mindanao. Gayunpaman, ang pagbuo ng Rural Transit ay nahati mula sa Bachelor Express nang ang mga dating may-ari ng Bachelor at Yanson Group ay sumang-ayon na panatilihin ang pangalan ng Bachelor Express bilang isa sa mga kondisyon ng kontrata ng pagbebenta. Ang Bachelor Express ay pinangalanan noon bilang Bachelor Express Incorporated. Noong 2005, binili nila ang Lillian Express Incorporated at ang kapatid na kumpanyang Mary Me Express, ang pinakamabangis na karibal nito sa negosyo at naging dominanteng kumpanya ng transit sa isla ng Mindanao. Pinalawak nito ang kalang mga operasyon sa buong kanlurang Mindanao na ginawa ng Rural Transit bilang pangunahing transport operator sa rehiyon ng Mindanao. Mga brand ng bus sa ilalim ng Rural Mindanao Incorporated at Bachelor Express Incorporated ay ang Rural Transit, Rural Tours, Bachelor Express, Bachelor Tours. Number 5, Southern Star Bus Transit Incorporated. Noong 2011, binili ng conglomerate ang St. Jude Transportation Company, isang linya ng bus na nakabase sa Bohol, at pinangalanan itong Southern Star.
Pangunahin, ito ay pinamamahalaan sa ilalim ng pamamahala ng Vallecar Transit Incorporated. Nang maglaon, bumuo ang Southern Star ng sarili nitong subsidiary bilang Southern Star Bus Transit Incorporated. Brand ng bus sa ilalim ng kumpanyang ito ay ang Southern Star. Pang-anim ay ang Cirrus Transport Incorporated. Noong 2007, pinangunahan ng Cirrus Transport Incorporated, Iloilo Base ang paglalakbay sa pagitan ng Iloilo City at Metro Maynila sa pamamagitan ng Western Nautical Highway. Patunay na kumikita. Pinalawak ng Yanson Group ang mga operasyon nito sa Metro Maynila at itinatag ang CLTTI noong 2009 na nakabase sa Batangas City. Pangpito ay ang Gold Star Bus Transit Incorporated. Noong 2012, ang Cirrus Transport Incorporated ay bumili ng prangkisa ng Gold Star Bus Transit at pinahintulutan itong magpatakbo ng kalamang rutang Batangas-Cubao at Batangas-Alabang. Nang maglaon, nagpa siya ang Yanson Group na lumikha ng sarili nitong subsidiary bilang Gold Star Bus Transit Incorporated na ginawa itong bukod sa Cirrus Transport Incorporated. Mga tatak ng bus sa ilalim ng kumpanyang ito ay ang Gold Star. Ang Yanson Group of Bus Companies ay tunay na itinatag para sa masa, itinayo para sa benepisyo ng lahat sa larangan ng transportasyon. Meron silang bus units na may 5,100 plus, employees na 18,000 plus at 850,000 plus na riding public served daily. Ang lahat ng impormasyon dito ay nasa website nila. Maaari kayong bumisita para sa karagdagan pang kaalaman. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a